Nakibasa lang, 4:21. Ang sabi ni Jesus Christ, Jesus Christ na ginagogos na ang sinabi ni Jesus Christ sa babae, hindi lamang dito sa Jerusalem sasambahin ang aking ama, kundi doon din sa bundok. Hindi lang sa Jerusalem, kundi sa bundok, at hindi lang dito sasambahin ang aking ama. Ibig sabihin, tinuro ni Jesus Christ yung pagsamba sa Romang Tipan, at dinala ni Jesus Christ sa Bagong Tipan na mayroon din pagsamba kay Yahweh. Sa templo at sa bundok. Amen? Ibig sabihin, yung praise and worship sa Romang Tipan, dadalhin niya sa Bagong Tipan. Amen? Kaya dapat ang Diyos, pag nagturo hanggang New Testament yun, hanggang may tao pa, may praising at may worship. Kaya anong gagawin ng mga nag-worship at nagalak sila? Hindi pa igagalaw ang kamay? Glory be to God. Ngayon, nung pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, namitas ng paraspas yung mga tao. Ginamit ba nila ang kamay para papurihan ang darating na Misaya? Sabi na, Hosanna, Hosanna! Sa anak ni David, purihin, Hosanna, Hallelujah, Hallelujah! Amen? Ngayon, turo naman ni Kristo yon. Sa apostol naman, sa Roma 12, Roma 12, what? Sabi nito, inaanyayahan ko kayo, sabi ni Pablo, itong doktrina ni Pablo, inaanyayahan ko kayo na inyong ihain buhay banal ang inyong katawan na buong pagsambang Diyos. Eh, kung sasamba ka sa Diyos, hindi mo gagamitin ang kamay? Hindi mo gagamitin ang yung lahat ng buong katawan? Pag sumanggam ba ka at nag-praising ka, siyempre gamit mo lahat. So yun ang aral ni Pablo. Pag sumamba ka sa Diyos, gamit mo lang ang lahat ng nasa katawan mo. Kamay, ipagpupuri mo sa Diyos. Sabi nga ni Pablo, gamitin niyo yung kamay para ipagpupuri sa Diyos. Gumawa ng mabuti. Pag pumalak pa ka sa Panginoon, masama ba? Hindi masama kasi praising yun. Pero worship to eh. Pinagsama na natin yung worship at saka praising. Kasi ganun talaga. Okay, yun lang. Yeah. Kaya ang Old Testament, mayroon din sa New Testament, praising and worship. Yeah. Perfect. That's 2 minutes. Pwede, Jerry? Susunod ka pa? 2 minutes. So, praise God. Ay maganda yung presentation kanina ni Pastor Dani. Na-appreciate ko yun. Buksan po natin yung 1 Corinthians. So, tayo naman ay mayroong kanya-kanyang view. No? So, we must respect doon sa mga view ng bawat individual. No? So, maganda yun. Ngayon, kanina kay Pastor Dani, pinapaliwanag niya yung mga inaano ni Brother Branham na sinasabi na ang laman ay kainin at tayo yung buto. So, nilalaborate lang yun kung ano yung dililinaw lang yun. 1 Corinthians 14. Buksan natin. Para sa akin, ay hindi masama na ikaw ay umawit. Hindi masama na ikaw ay tumalon. Hindi masama na ikaw ay sumayaw. Kasi hindi gawa ng tao yan. Isa yung palatandaan na ang Diyos ay nasa sayo. Yun, isang palatandaan niya na ang Diyos ay nangungusap sayo. Kasi hindi ka galawang tao, maliban ang Espiritu ay nandiyan sa kanyang puso. So, yun yun. 1 Corinthians 14, verse 15. 15. 10 minutes lang ha. 15. Ito nga. What is then? I will pray with the spirit and I will pray with the understanding also. Kung kayo manalangin, ay kailangan manalangin kayo na mayroong pangunawa. I will sing with the spirit. No? Ikaw ay aawit sa espiritu. Pero kung ikaw aawit na walang unawa, ay para lang patingaw. So ang sabi niya, I will sing with the understanding also. Hindi masama na ikaw ay sumayaw, hindi masama na ikaw ay kumanta. Pero ang awit mo, ang sabi ni Pablo, kailangan mayroong pahayag. Kaya nga, dinugtong niya sa pinakababa. Verse 20, ano ba yan? Sa
baba, sa baba pa, sa baba. 24, 26, 25, and 25, 25. 25 hanggang 26 yan. And those are the secrets of his heart made manifest. No? Yung laman ng puso ay magmamanifest and so falling down on his face. He will worship God. Yung espiritu na nandun sa puso ng tao, ng bawat individual, yun ang sisigaw. Kasi ang Diyos na espiritu ay nandun at alam sasabihin niya, and report that God is in you out of truth. No? Kaya ang tao sisigaw, kaya ang tao ay sasayaw, sapagkat ang katotohanan ay nananahan sa puso ng bawat individual. Amen? Ibig sabihin, yung pagsayaw ay hindi gawa ng laman, hindi gawa ng tao, kundi ito ay gawa ng Espiritu Santo na ang Diyos na nananahan sa kanya. So, ito, isa pa. Ito yung napakahalaga sa Iglesia. How is it then, brethren? When we come together, ito binong sa kanina ni Pastor Ani. Maganda to. When we come together, everyone of you had a son, had a doctrine. Hindi po nawawala. Kailangan kumplito yan sa isang iglesia. Hindi lang sasayaw. Hindi lang umawit. Ha? Mayroong pahayag, doktrina, had a tongue, had a revelation, had an interpretation, all things without auto-edifying. Hindi po ma-edify yung iglesia kung walang pahayag na galing sa Diyos. Hindi po ma-edify ang iglesia kung walang prophesying ang interpretation. Amen? Kasi kung walang interpretation, mamamatay pati yung wise man. Amen? So, ganun yun. Kaya nga ang iglesia, kanina binigkas yung fivefold ministry. Ano ang purpose ng fivefold ministry? It is the gift of God given unto the church that should be edified and perfect in his teacher of the perfect man. Kagaya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi nga, sa isang iglesia, hindi lang yan doon sa isang pastor na tagapagturo at umawit at lahat, ang pag-awit ay mayroong pangunawa. Kaya na sinabi na kanina sa verse, mayroong report that God that was in you. Ang Diyos ay nasa sayo, yun ang katotohanan. Pag yan ay ginawa, no? Ikaw ay sumasamba sa katotohanan. You are worshiping God in the spirit and in truth. Bakit? May pahayag ka na ikaw ay sumasamba sa Diyos. Amen? Sabi ko kanina, yung pag-awit, hindi natin pinilitahan yung tao na ikaw ay kumalapag yung, gawa ng Espiritu Santo yan. Isang palatandaan yan, yung tao na yan ay kinasihan ng Diyos. Okay? Mabilis lang naman ito. Gusto ko lang at least lagi na nating pahabi. Hindi pala binuksan ni Pastor Dali ko. Hindi lalawak. Tulad na limbawa ng saan na kumpisa yan? Yung John 4:21. Isang event na papakita ko sa inyo isa-isa. Alam natin sa Bible historically. Ano ang unang-unang mga namimiluno sa ating mga sekta? Alam natin yung Sadducees, di ba? Ang alam lang nila yung five books. Kontrolado nila yung templo. Yan lang yung truth na abot nila. Pag dating ng mga Pariseo, umabot ang kanilang books ng hanggang Malakay. May revelation na sila tungkol sa pwede ka nang mag-worship sa mga iba't ibang lugar. At ang kanilang revelation ng Pariseo, naniniwala na sila sa angels. Diba? Dito hindi naniniwala. Tingnan mo, umaabante. Nang dumating ang Panginoon sa Kristo, iba na ang binabanggit niya, basa na ito. Jesus said unto her. Tingnan mo ang labanan nila, ha? Pinag-aagawan nila ang templo, lagi ng buskasyon. Pero sa akin ni Kristo, women believe me that the outcome will bring Israel to the mountain, again, at Jerusalem, to worship the Father. We worship you na not what we know. O dito pala ko, ni-reveal kay Moses, yung Yahweh. Pero dito, ay ang matayan ang sabi niya. Pero tingnan mo, dumating ang panahon, alam na alam nila yung pangalang Yahweh,
na magsasalita, Hebrews Matthew, para ipakilala yung Yahweh niyan na pinag-ibigay sa kanya. Nakikita nyo? Spirit and the truth. Ano yung truth diyan? Truth talaga na ang pangalan sa bigkas, Yahweh, pero yung truth, nandun dala-dala ng anak. Simple lang, diba? Ang ipinapakita ko rito, hindi ko pa. Yung 23. Iniiba ko lang yung 23. But there are coming, ito pala, shall worship the Father, sharing the truth, the Father seeking us to worship Him. Ang tinutumbo ko rito, ganito lang, may say. Yung lahat ng mga nagdaan, lahat sila nito laita. Ito gusto ng Diyos maging bilayan ang iyong pagsamba. Tingnan niyo mabuti yung babae na kausap niyo. Ang dating ng babae nagtatanong, anong aming gagawin? Ito, ang titigas ng liig nito sila. At kaya ako tumayo, hindi naman ako dapat tumayo. Gusto kong masalamatan ng Diyos sa buhay ng pasong dahil. Kailala siya, pinagtanong-tanong ko kung saan siya galing, ganito, ganyan. Pero may lumalabas na truth every time na nagsishare siya kasi napatutulong-tulungan natin. Yeah. Hindi itinatas ang iglesia ko ito, hindi itinatas yung alam niya, hindi itinatas. Mapapansin nyo, kung ano yung sabi ni Kristo, God is the Spirit and they that worship Him must worship Him in the Spirit and in truth. Ano ang Espiritu sa iyo ngayon? Ano ang truth na dalawahan? Kung may truth ka at may tama kang Espiritu, nag-reyan ka, nag-worship natin pare-pare. Itong aralan na ito, ang tinatas ito. Hindi itong manalitik. Lahat. So, salamat sa Diyos sa pagkabuhay ni Pastor Tani. At patuloy tayo, Pastor, sa ating tatalakayan. Yung bahaging dala-dala mo, hinahanap namin siya. Pampuno doon sa mahal sa ulang namin. At nawa yung aming binabahagi rito, maging pangkapuluhan din doon sa ano. Walang makitaas na sektaryo yun. Kakaiba ang balita, patino. Iba kami sa apat na level na mentality. Pwede nating ibutin lahat ng aral nila. Pero yung aral dito, ayaw din ang pakinggan. Kung ikaw denominasyon, hindi ka ligtas. Pag hindi ka dumaan doon sa word for word na quotation. So, I hope, makita natin yung discrepancy kasi naikot ko siya. And even then, Brother Benway, alam niya. So, I hope, makatulong at hindi maging hadlang sa atin yung mga maliliit na para pang hindi pagkakaroonan. Basta lagi lang tayo nandun sa truth and the spirit na din. Salamat po, apat. Okay, question and answer tayo. May mga bata magtatanong. Tanong po, tanong. Kasi sila tinibig. Tanong. Hindi, hindi ko mga sa'yo. Actually, ang laking tulong ni Pastor Dani sa atin kasi kasi tayong pumunta doon siya, ay napunta dito. Eh, mamilitahin ka naman. Hindi po, Pastor, talagang tulong po yung sincere po. Sincere po kami nagsasabi. Talagang maraming bagay po yan. Hallelujah! Ang bagay po yan. Hindi po yung maraming namilitiyan. Malawa kasi yung nasahay na sa inyo po. Sabi po ba? At hindi lang yung... Okay, tanong. Wala akong tatanong. Okay, tanong. Saan lang po ba sa malawak natin kay Pastor Dan? Saan lang po ba sa malawak natin kay na pag hindi tayo nagtuloy sa pangalan? Okay, sorry. Mga kapatid, bago mo sa opinion. Alam niyo po, itong tinatawag na worship dito, hindi pinabagay ko rito, hindi po yung buo. Yung sahay lang po, yung bahagi lang po, yan, yung clap and dance. Alam mo na mga kulino. Alam po. Kasi ako rin po nag-practice po niya nung ako nasa Gospel of Praise. 20 years po ko niyan. Siyempre ako nasusuri po ng Biblia ko eh. Di ba yung Aklat ng Revelation, mapalag mo mabasa eh. Kaya lang ang pupulpad ka. Kaya yun po, mga kapatid.
Sana po yung ano, yung ulit ano, para makuha ko yung tanong. Ano ang tanong mo? Wag lang doon sa ano sa iba na liban sa isa kasi masama kayo. So, ba ba magbuhin doon sa tawanan? Hindi tayo sumayaw. Hindi tayo... Diba sumayaw tayo? Baka sa'yo nga tayo. Okay lang doon. Eh, sa akin po, okay po yun eh. Dahil hindi pa po nakakaalam ayon sa kautusan ni Kristo. Kasi ako rin naman po, nung ako po'y nagpa-practice po ng pagsayaw at pagpalakpa, nung lumabas po ko sa samahan ng oneness, nung malaman ko po yung tinatawag na pagpupuhin na yan, hindi po para araba na alis akin eh. Minsan eh, napalakpak na ako eh. Kasi nasanay mo ko doon. Oo naman. Yan. Ngayon, sa awa naman ng Panginoon, eh, lubos na nawala po yun. Okay lang po yun, kapag hindi pa po nakakaalam. Tama naman yun, kapag hindi pa alam eh. Ang sabi po ninyo, ang pagsilapang sa Diyo. Naniniwala ba kayo sa Espiritu ng Diyos? Opo, ang pagkataong loob po. Tapos sa mga dito, hindi yung masasabi ng masama. Tama din ang sabi po ni Pastor. Magdala, ako po nasabi ako, bilang po ako 13 years wala. Fighting ko. Pastor. Sumasayo ko. Pastor, tanong lang po. Ang tanong ko noon, masama ba yung nagpupulikat sa palakpak para sa Panginoon? O making yung word out? Yung word out? Tanong ko doon, pinatanong. Yung pang making melody, anong pagkunawag nyo doon? Meron pang pagpalakpak yan o meron pang pagpupulikat? Making melody in my heart. Okay, sasagot po ako no. Doon sa hindi pa po nakakaalam, sa panahong Kristiyano, ang alam niya lamang po na sana yung pagpapractice ng palampak at sayaw, hindi po kasalanan mo. Ngayon, yung tinatawag na making melody, nakasunod naman yun eh. Ang binanggit lamang po doon, yung hymno. Pagdating po sa pagpapractice po ng mga apostole, wala po kong nabasa na isang apostol na nagpractice na pumalampak at sumayaw. Bagamat, bagamat, ang physical ng mga Hudyo at physical ng mga apostol, Hudyo yun. Pero physical. Pero palibasa, nagdatnan po sila sa kautusan ni Kristo. Walang nakasulat na nag-practice na yung sumayaw at pumalakpak. Walang po kung mabasa eh. Ngayon, katulad po na yung tinatawag na sabi ni Pablo kahit anghel ang mangaral, na iba sa ipinangaral. Eh wala naman pong pangaral ang apostol na si Pablo o mga apostol ang pagpuri palakpak at masayaw kahit isang apostol wala naman pumalakpak at sumayaw. Manapat sila nagpuri him. Walang palakpak at walang sayaw. Kaya doon na po nag-ano na nakiki-fellowship sa tinatawag na teaching ng mga apostol. Solid na kasi solid. Opo. Pastor, ano po ang pagkakaiba ng law ng mga Hudyo sa mga Kristiyano? Kasi kung sa mga Hudyo ay pumapalakpak sila, bakit hindi po pwede sa Kristiyano? Kasi ang pinagkaiba ko, kaya nga po ng pagkasabi ko, tingnan nyo ha. Yung labing lima, apostol. Yung labing limang apostol, yung kanilang physical, katutubo mo Diyo. Kasama si Pablo dyan. Pero yung kanilang pagkataong loob,
natural na. Yung kautusan ni Kristo nasa kanilang isip at puso. Alam nila yung kautusan ni Kristo. Kaya kung anong kautusan ni Kristo na inilagay sa isip at puso, yun ang kanilang ginagawa. Ganun din po. Sa kailan, ganun talaga lahat. Totally, wala naman nakasulat, bawal eh. Ang atin lamang kinukuha po rito kung tumuloy yung utos ng Diyos sa magandang tipan sa panahong Kristiyano. Kasi kung tumuloy, makikita pa naman natin, ipinapractice ng mga unang Kristiyano eh. Ngayon kung may nakasulat tumuloy, okay yun, palpak tayo sa iyo, tayo ibig sabihin tumuloy yun. Kasi mayroong mga kautusan sa magandang tipan, mayroong tumuloy at mayroong hindi tumuloy. Yung sinasabi ko, yung hindi tumuloy. Okay, mag-release tayo ng itong topic next month. Pastor, baka gusto mo ulit pag... Ano po yan? Pwede gusto nyo may... Ito na yung ito. Apo. Sige ba? Ano? Patungkol dyan sa Matthew 16:18. Matthew 16:18. Anong day po next month? July? July, ano? July? Pakita. Si Pastor Danny po ito. Pastor Danny. Pati ba talaga ako ng isang topic? Moto na topic natin yung original sin. Apo. Pero gusto ko sana ano, magbigay ng sa sin pa rin. Yung sin, S-I-N, then colon. Tapos question, is it? Lagay ko po sin. Sin, tapos colon. Tapos dyan, parang may dalawang sa tanong. Is it inherited or imputed? Pastor Robin, sige po. Three kinds of God, God can see the Bible.